Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Well, sa araw nito mga kaibigan, isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. Of course, bago po tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana sa iyong pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating mga susunod na mga video. At syempre, kung hindi mo pa na-follow si Ka-Business, follow po natin Ka-Business Official at si Papa Dins, sapagkat sila po ang lagi nating tinatalakay sa ating pong mga video bilang official na reactor ng Ka-Business. Sa araw nito mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin, kita naman po sa thumbnail, ano, ikaw ba'y nagdududa sa kakayahan ng isang Ka-Business? Kaya ko po natalakay ito mga kaibigan, sapagkat mula po nung nag-react ako, nagkaroon ako ng reaction kay Ka-Business, marami din pong nag-PM sa akin. May mga nag-PM, nagpapaabot. Taong gala, kilala kita, sana huwag ka nalang mag-content kay Ka-Business, gumawa ka ng sarili mong content. Magaling ka naman, di ko alam kung inuuto-uto lang nila ako, ano, oo, magaling ka naman, sabi nila. Gumawa ka ng sarili mong content. Balang araw, baka magsisi ka. Baka ano pang mangyari sa channel mo. Yun ang mga kadalasang sinasabi nila. So, nakapag-isip ako mga kaibigan na talakayin itong usaping isa ka ba sa nagdududa kay Ka-Business. Alam niyo po mga kaibigan, isa lang naman ang punto eh. May nagsasabi na pinagkakakitaan lang ni Ka-Business itong kanyang mga pag-vlog. Well, natalakay na natin. Pahapyaw lang nung una, kung inyong pong mapapansin yung unang vlog ko, hindi po ba? Natalakay na natin. Pero this time, mas lalong palalalimin natin sa ilang mga aspeto. Alam niyo po mga kaibigan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung pagbablog ni Ka-Business ay nakita ko ang kanyang sinseridad. Sinseridad sa pagtulong sa kapwa. Yung tinatawag na life-changing na mga ginagawa niya. Pero isa sa malaking katanungan na tumbukin natin na talakayin, kumikita nga ba si Ka-Business? Ito kasi ang karaniwang sinasabi nila sa usaping pinagkakakitaan ni Ka-Business ang kanyang mga vlog. Okay, mas maganda mga kaibigan, sa konkretong pagpapaliwanag, basihan natin itong aking paliwanag. Ito po mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan natin sa aspitong ito. Okay, kung atin pong titingnan, yung pong unang o last latest vlog ko, yung pong about kay Tatay Renato, kung titingnan po natin mga kaibigan, nagkaroon siya ng 1,100 views. 1,100 views, $1.60 ang ating kinita. Para magkaroon lang tayo ng idea. Yung pong sinundan po yun, yung Ka-Business Good Vibes na lang ba, $2.8. Okay? So $2.8 ang kinita dyan. Kung tingnan natin itong kay Vera, ito magandang komparasyon ito eh. Ito kay Vera mga kaibigan, about kay Lito kay Vera, this is 1,900, almost 2,000 views mga kaibigan, pero $0.57. Wala pa siyang $1. Ito mga kaibigan, tingnan nyo ha, 2,000 views, wala pang $1 ang revenue na pumasok dito. Okay? So ano ang pinupoint natin dito? Ito yung gusto kong ipakita sa inyo na ang kitaan at revenue pagdating po sa pagbablog ay hindi po nakabase sa tinatawag na views. So nakita ninyo mga kaibigan. Ibig sabihin, in terms of revenue ng isang vlogger, hindi po basihan ang dami ng views. Ang revenue ay nakabase sa aksyon na ginawa ng isang manunood kung paano siya nanood. Di ho ba may tumatakbong ads? Kapag nanood ka at hindi mo in-skip ang ads, malaking tulong yan para sa isang vlogger, para kay Ka-Business, sapagkat doon po pumapasok ang revenue. Subalit kung nanood ka na in-skip mo ang ads, tumaas lang po ang kanyang views. Nakatulong ka sa pagpapataas ng kanyang views, pero hindi po sa pag-charity. Isa po sa basihan doon na makikita natin yung pongkretong pinakita ko sa inyo sa vlog ko kay Vera. That is 1.9, almost 2,000. Pero 32, wala pang $1.
In peso po mga kaibigan, that is 32 pesos lang po ang revenue doon sa 1.9. Bakit po sinasabi ito? Kasi mga kaibigan, dito natin tutumbukin kung magkano ang kinikita ni Kabusiness sa kanyang mga vlog. Hindi ko kasi may papaliwanag yung konkretong kitaan eh. Pero mas makikita natin sa perspektibo na hindi yung kanyang mga vlog, hindi basihan kung mayroon siyang mga viral sa usapin ng kitaan. Pero alam niyo po ang nakakatuwa dito. Kung ganito man lang ang katanungan, kung ganito man lang pala ang kitaan, eh bakit hindi sumusuko si Kabusiness? Alam niyo po ang nakakatuwa dito. Dahil si Kabusiness, si Mrs. Kabusiness at si Papa Dins, kinonsidera nila na itong pagtulong na kanilang ginagawa ay isang ministry sa buhay nila. Pag sinabi natin mga kaibigan, ministry, ito ay isang gawain na nakapaloob ni yakap ng sarili mo, ng inyong puso at laman, dahil naniniwala ka na ang gawain ito ang siyang nagbibigay buhay sa iyo bilang tao at responsibilidad mo sa Diyos. Kaya nga ho si Kabusiness ay maka-Diyos, hindi ho ba? Ang serbisyo na ibinibigay niya para sa Panginoon ay ibinibigay niya dito sa gawain ng kanyang pagtulong. Kaya po tinatawag ko na ministry ang kanyang ginagawa. Bukod tanging si Kabusiness mga kaibigan lang, masasabi ko ang nakilala ko ding vlogger na ang kanyang mga charity activities katulad ng pabahay, karamihan po sa kanyang pabahay ay pundo mula po sa kanyang sariling revenue. Kung mayroon man dyan mabibilang, may mga tumulong na supporter, na sponsor. Pero karamihan, sinasabi ko, mula po sa kanyang pundo. Bakit? Nagtatabi siya ng kanyang revenue para sa programang ito. Kaya ho tinatalakay ko ito mga kaibigan sa inyo. Kasi marami ang nagtatanong. Marami ang nagtatanong na ginagamit lang ni Kabusiness para pagkakitaan itong kanyang pag-vlog. Sa simpleng pinakita ko sa inyo, maliwanag siguro, at least nagkaroon tayo ng kaliwanagan, ay ganito pala ang kitaan sa YouTube. Doon sa tinutukoy kong life-changing opportunities na kanyang binibigay, tingnan natin ang sitwasyon. Kay Bung, kung titingnan natin mga kaibigan, si Bung mula nung napulot niya sa lansangan, nagkaroon ng ups and down ang kanyang kwento ng buhay. Nung panahon na inilagay siya sa rehabilitation, pera yan. Pera ng Kabusiness, ginastos niya mula sa revenue. Pangalawa, mga kaibigan, nung time na yan, paglabas ni Bong, bumalik si Bong sa kanyang komunidad, naglayas, hinayaan muna ni Kabusiness anong sabi ng tao. Si Kabusiness, pinababayaan lang si Bong. Palibhasa, tapos ng pagkakitaan. Palibhasa, kumita na siya kay Bong, pinabayaan. Nung dumating na niyakap niya si Bong, nilagyan ng pabahay, isinaayos, dumating si Clarissa, inayos niya, anong sabi nila? Si Bong, pinagkakakitaan ni Kabusiness. Saan ho lalagay si Mr. Kabusiness dito? Sala sa init, sala sa lamig. Ang pagkakaiba lang ni Kabusiness, dahil hindi siya nagpapadala sa damdamin ng comment section. Kaya ho mga kaibigan, bilang reaktor, ako naman po ay ipinagtatanggol natin si Kabusiness sa ganitong pamamaraan ng pagpapaliwanag upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaliwanagan sa ilang mga isyu na ipinupukol sa kanya. Ako ang dalangin ko, nawa, lagi natin suportahan sapagkat iba po ang kanilang tinatakbo sa larangan ng pagtulong. Tulad ng sinasabi ko, ministry. E tinuturing nilang ministry ang pagtulong nito. Dapat ho, suportahan natin si Kabusiness. Ganon din po si Papa Dins. Kung titingnan natin yung kay Papa Dins, mas lalong malulungkot kayo. Bakit? Yung mga views ni Papa Dins, 32,000, di ho ba? Ilan lang makaswerte si Papa Dins na siguro ilan lang mabilang lang natin kung may 100,000 views yan. Pero doon sa pinakita ko sa inyo, okay, imagine natin 100,000 views. Magkano lang pala ang revenue ganyan? Di ho ba? Eh ngayon, nalaman ninyo, maaaring sabihin naman nyo, eh bakit nagpapatuloy? Dahil sa sponsor? Well, tumatanggap sila ng sponsor, pero hindi sila nanghihingi ng mga sponsor. May mga taong sumusuporta sa kanila.
Pero bakit kakaiba sila? Tingnan mo naman si Mrs. Kabisnes. Up to single centavo naka-report. Di ho ba? Yung mga binibigay nila, naka-report. Up to single centavo. Kung magkano binigay mo, yun pong makakarating sa tao. Yun ang pinakayun. Isa pang punto na gusto nating liwanagin, ang sahod ng gagawang mula sa sarili niyang pundo. Kung makasarili si Kabisnes, wala nang gagawang-gagawang. Kasi pwede naman siyang mag-vlog na mag-isa, di ho ba? Pero mayroon siyang mga kasama na sinasahuran mula po sa revenue. At pag nagkataon sumadsad ang revenue ni Kabisnes, sinong magsasuffer, mga kapatid? Nagsasakripisyo si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes mula sa kanilang savings. Bakit? Hindi naman nababawasan ang sahod ng gagawang siya. Hindi naman siya nasabi na, oh, pag wala tayong kita, bawas kayo, ha, ganito. Hindi, naka-fix ang sahod nila. Wala mang tinatawag na employee-employer relationship sila, pero parang ganoon na rin siya dahil pinapasahod niya ang mga kagwang. Fixed income ang kanilang pinibigay mula dito sa revenue yung kinukuha niya. Na kung tutuusin, kung titingnan natin yung revenue, hinahanap pa yun. What if ang nanood in-skip ang ads? Magkano nila? Sa ngayon, mga kaibigan, para malaman lang natin, kasi vlogger din po ako, mula noong nagbago ng policy ang YouTube, malaki po ang nakaltas doon sa revenue. Malaki po ang sharing na kinaltas doon. Hindi po katulad sa una. Kaya, nung nagkaroon ng panibagong policy, naramdaman ko yung pagsadsad, ika nga, ng revenue kasi nabawasan si Kabisnes. Hindi naman niya binawasan yung sahod ng kagawang. Tinaasan pa nga eh, di po ba? So sa puntong ito, mga kaibigan, ang kinakailangan natin is suporta. Suporta para kay Kabisnes. Sa papanong paraan? Simple lang. Kung manood tayo ng ads, huwag nating i-skip ang kanilang mga ads. Yan po ang pinakasimpleng bagay na maitutulong natin. Kung tayo po ay isang OFW, may ginagawa tayo, ilagay lang natin yung ating cellphone, i-play lang natin yan, hayaan natin to, hindi ka man makarinig ng kwento, hayaan mo lang siya, tumakbo yung ads, nakatulong ka para sa channel ni Kabisnes at ni Papa Deeds. Ganun lang po kasimple. Wala pong ibang maitutulong tayo. Simpleng pamamaraan, pero malaki po ang impact. Sana po, mga kaibigan, naliwanagan tayo sa usaping revenue, sa usaping ginagamit nga ba si Kabisnes. Ngayon, balikan natin ang katanungan. Kung hanggang sa kasalukuyan, matapos pong marinig ito, ay nagdududa ka pa rin sa kakayahan at ginagawa ni Kabisnes sa larangan ng pagtulong, kapatid. Ano na po ang problema? Wala na pong problema tingin ko si Kabisnes, kundi tayo na po mismo ang may malaking problema sa ganyang sitwasyon. Ako po muli sa Taong Gala, mga kaibigan. Sana po nabigyan ko kayo ng isang kaliwanagan na naman dito po sa ating panibagong reaction video. At sana po, mga kaibigan, follow natin Kabisnes, Papa Deeds, and Kabisnes Official. At ipollow nyo rin po si Taong Gala. Maraming salamat po sa ating mga Kabisnes family na talagang sumusuporta sa ating mga reaction. Maraming salamat po. Mula po tayo nung nag-umpisa, at least kahit papano, nadagdagan po ang ating subscribers. Thank you so much po sa pagyakap at pagmamahal, Kabisnes family, sa isang taong nila. At maraming salamat din po sa pagtitiwala ninyo na ako'y maging kasama sa pagbibigay reaksyon sa mga video ni Mr. Kabisnes. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Taong Gala, paalam, pansamantala.